Hi mga lods! Ako nga pala si Meng, ang narrator ng anime Virals PH. Ang writer ng kwentong ito ay si Seki Zeg. Shoutout nga pala sa iyo, idol! Ang pamagat ng kwentong ito ay The Genius Basketball Man. At sana magustuhan nyo ito mga lods. Huwag nyo na din kalimutan i-like at comment ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa akin at sa channel mga lods. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga lods? Pasok, intro! Hi mga lods! Eto pala ang chapter 63 ng The Genius Basketball Man. Kinikilig ako. Totoo ba yan? Baka naman si Patrick ang laman yan. Aishel, pangako ko sa'yo na kahit ganito lang ako, pangakong hinding-hindi ka gugutumin dahil sa pagmamahal ko pa lang, busog ka na. Gusto mo saging? Natatuwang sabi naman ni Sakuragi. Ang corny ng banat, bulong na sabi ni Mitsui. At least meron siyang Aishel. Eh ikaw, nang aasar na sabi ni Rukawa. Bagay sila ni Sakuragi, pareho silang isip bata. Ngiting sabi naman ni Eji. Salamat Kuya Sakuragi, huwag ka nang iiyak ha. Mahinang sabi naman ni Aishel. Hoy Gunggong, baka gusto mong bumalik dun. Seryosong sabi naman ni Rukawa. Aba, oo nga pala no. Ako nga pala ang natasan magluto. Nakalimutan ng henyo. Sabi ni Sakuragi at naglakad habang hawak ang kamay ni Aishel. Grabe, ang bilis makalimot. Bulong na sabi ni Oda. Mababaw naman kasi ang kaligayahan yan. Sabi naman ni Ryota. Henyong sinto-sinto. Natatawang sabi naman ni Satomi. Bumalik na sila sa restaurant kasama ang buong team. Akala namin Hanamichi di ka na babalik. Nag-iisip pa kami kung sino magluluto. Pabuti na lang nakabalik ka na. Sabi naman ni Takamiya. Sabi ko na nga ba eh, ako lang inaasahan nyo eh. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng loto ni Henyo masarap. Nagyayabang na sabi naman ni Sakuragi. Ang pangit ng lasa nito. Reklamong sabi ng customer, kaya napatingin si Sakuragi sa babae nagre-reklamo. Masarap pala ha. Bulong na sabi ni Minami habang natatawa kay Sakuragi. Ma'am, pasensya na po. Ipagluluto na lang namin ulit po kayo. Nahihiyang sabi naman ni Mito. Sino bang manager dito? Inis na sabi naman ng babae. Ako ang manager dito. Anong problema, miss? Seryosong tanong naman ni Sakuragi. Imbis na mainis ang babae, umagalpak ng tawa nang makita si Sakuragi. Teka, ikaw yung basketball player ng show ko, diba? Yung dumakdak ng bola sa ulo ng player? Tama, ikaw yun. Natatawang sabi naman ng babae. Akalain mong sikat ka pala, Hanamichi? Bulong na sabi ni Mito habang natatawa. Pwede bang pa-picture kami? Kinikilig na sabi ng babae. Aba, oo naman. Hindi ko kayo tatanggihan ng henyo. Natatawang sabi naman ni Sakuragi. Akalain mong may fans pala yan? Bulong na sabi ni Kyota. Bakit? Gusto mo ikaw lang? Tanong naman ni Maki.
Akala ko mas marami akong fan sa kanya, pero mas malami pala siya. Dumakdak din kaya ako ng bola sa ulo ng player para makilala ako. Ngiting sabi naman ni Kyota. Subukan mo, tatanggalin kita sa team. Pananakot na sabi naman ni Maki. Natatawa na lang si Jin kay Kyota dahil alam niyang totohanin ni Maki ang sinabi niya once na gawin ni Kyota yun. Pagkatapos naman makipag-picture ng babae, binigyan siya ng tip ni Sakuragi. Para sa'yo Sakuragi, tip namin. Salamat sa luto mong di makain. Sana makita namin ulit kang maglaro. Nakakatawa ka kasi. Ngiting sabi naman ng babae. Aba, oo naman. Makikita niyo ulit ang paglalaro ng henyo. Natatawang sabi naman ni Sakuragi. Ang babaw talaga. Bulong na sabi naman ni Ayako. Nakakatawa naman talaga kasi maglaro si Hanamichi. Kung hindi mangagaw ng bola, manakit ng teammates, yan ang papel niyan. Sabi ni Ryota habang nakatingin kay Sakuragi. May nagagawa naman siyang maganda sa court, di ba Rukawa? Ngiting tanong ni Sendo kay Rukawa. Ewan ko, meron ba? Tanong din ni Rukawa. Kayo talaga, parang di nyo ka-team si Sakuragi kung binubuli nyo. Sabi naman ni Eji. Wow, nagsalita ang hindi bully. Tandaan mo, ikaw ang pangalawang bully dito sa atin. Sabi naman ni Mitsui. Eh sino pala yung una? Tanong naman ni Fujima. Eh si Sakuragi, bully yan eh. Kahit sino, inaaway. Natatawang sabi naman ni Mitsui. Ikaw rin naman eh, kahit sino inaaway mo. Sabi naman ni Satomi. Kontrabida ka talaga sa buhay ko. Inis na sabi naman ni Mitsui kay Satomi. What if I shall umalis si Sakuragi para sa pangarap niya? Papayagan mo ba siya? Alam mong sisikat siya, hindi lang dito sa Japan. Seryosong tanong ni Ikagami na ikinagulat naman ni Frida. Oo, papayagan ko siya kasi pangarap niya yun. Wala akong karapatan na pigilan siya. Isa pa magiging masaya ka nun kung matutupad yun. Sabi naman ni Aishel habang nakatingin kay Sakuragi na tumatawa. Paano kung pipiliin kita? Love or pangarap? Anong pipiliin mo? Tanong ulit naman ni Ikagami. Bakit mo ba tinatanong yan sa kanya? Pagtataray na sabi naman ni Frida. Bakit? Masama ba? Wala na tayo Frida, hindi ba? Yun ang gusto mo. Ang wag kitang pakialaman. Kaya wag mo din sana akong pakialaman kung anong gusto kong itatanong kay Aishel. Seryosong sabi naman ni Ikagami. Nagkatingin na naman ng team, ganun din si Aishel. Dahil alam nilang nasaktan si Frida sa sinabi ni Ikagami. Alam nyo, order na lang tayo. O kaya habang naghihintay kay Sakuragi, laro na lang tayo. Ngiting sabi ni Maki para hindi mapag-usapan ang nakaraan ni Ikagami at Frida. Mabuti pa nga, sabi naman ni Satomi. Bumalik si Sakuragi sa team para sabihan na babalik na siya sa kitchen para magluto. Oh, paano ba yan, Unggoy? Mas madami akong fans kaysa sayo. Sabi ko nga ba eh, iba talaga kapag henyo. Napapansin kahit saan magpunta. Nagyayabang na sabi ni Sakuragi kay Kyota. Ang yabang mong pangit ka. Inis na sabi naman ni Kyota. Magluto ka na, Gunggong. Gutom na kami. Sabi naman ni Rukawa. Huwag mo kong mautos-utusan ang henyo, Rukawa. Baka nakakalimutan mo. Marami na akong fans. Ikaw, isa lang. Nagyayabang na sabi ni Sakuragi habang tumatawa. Isa lang bang fans mo, Rukawa? Tanong naman ni Sendo. Ewan ko, isa lang ba? Dalawa ata. Hindi, tatlo ang alam ko eh. Sagot naman ni Rukawa habang nag-iisip. Si, tatlo lang ang fans niya. Sa akin madami. Nakita mo ba yung babaeng yun?
kilala nila si Hanamichi Sakuragi at nagpa-picture pa sa idol nila. May ganun ka ba, Rukawa? Wala kang ganun. Natatuwang sabi naman ni Sakuragi. Ang yabang talaga. Bulong na sabi ni Mitsui. Kailan ba hindi nagyabang yan? Sabi naman na Ryota habang nakatingin kay Sakuragi. Oo na, ikaw ng maraming fans, Sakuragi. Magluto ka na dun. Ngiting sabi naman ni Eji. Henyo talaga ako. Sabi ko nga sa inyo eh, basta henyo, sikat eh. Kayo, di kayo sikat. Mamatay kayo sa inggit. Sabi ni Sakuragi habang tumatawa at bumalik sa kitchen para magluto. Ang yabang, tatlong babae lang naman ang nagpa-picture sa kanya. Akala mo naman nanalo na siya ng Inter-High. Bugok ka pa rin eh. Inis na sabi naman ni Kyota. Mamatay daw ako sa inggit. Ngiting sabi naman ni Sendo. Hindi ako naiinggit. Sabi naman ni Rukawa. Lalo na ako. Wala akong kainggitan dyan. Inis na sabi naman ni Mitsui. Henyo daw siya eh. Siya yung hindi makapuntos. Yabang mo, Hanamichi. Naiinis din sabi ni Ryota. Natatawa na lang sila Maki at Fujima. Kanila Miyagi at Mitsui at Kyota na naiinis sa kayabangan ni Sakuragi. Masaya naman sila ni Kay sa Tommy at Aishel at Ayako. Dahil mabilis nang nakalimutan ni Sakuragi ang pag-iinsulto ni Patrick sa magulang niya. At dito nagtatapos ang chapter 63 ng The Genius Basketball Man. Magsha-shoutout muna tayo, mga lods. Shoutout Jimmy Regarillo Jimmy. Shoutout Chad Ibonita. Shoutout Glenn Encelada. Shoutout Noel Fernandez. Shoutout Jepoy Gaming. Shoutout JR Sigun. Shoutout Boyet Lubid. Shoutout Cute Lang Ayusuya. Shoutout Erica Alde. Shoutout Davin TV. Shoutout Noel na TV Dad. Shoutout Jetski Kabigas. Shoutout JLMC. At shoutout Jonathan Yu. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa susunod na uploads. Sige mga lods, salamat sa panonood nyo. Peace out. Bye.